Hello, citizens of the earth, mga kalalovelies! Here I am, lalavyang, freshly toothbrush! Freshly toothbrush daw. Kaya paano, hindi ako agad nagising. Pasensya na po. Here I am again, making another new vlog for you. I hope you will enjoy it and then watch until the end. Okay pa? Actually, nakapagluto na ako nito. Well, siyempre, yung sa pagluluto, I do not have to show it to you. Kasi nga, this is only a normal na pagluluto ng mga ulam sa bahay. Ang niluto ko ngayon is, torta. Chicken torta. So, kahit na yung bata sa kalye, alam niluto yan. So, I do not have to show it to you. Mga mothers, alam nyo yan. Ang pakikita ko ngayon sa inyo, ito ginawa ko na ito last 2 years ago nung nag-diet ako for me to lose weight. Ika nga, if you really love yourself, kailangan na maging healthy ka nga. Healthy ka, ika nga, no? But then, how to be healthy if kung yung pagkain mo naman is punong-puno ng cholesterol at mga taba. Sa bagay, dito sa Saudi, medyo naiiwasan po natin yon kasi wala naman pong mamoy dito, di ba? Naiiwasan natin yan. So, more dito yung beef, chicken, ganun lang siya, and then mga seafoods. Pero ako, hindi ako masyadong sa beef kasi eh. Ayoko yung lasa, masyado yung lasa ng beef. So, more on chicken po ako. So, ngayon, going back to what I've said a while ago, natigil po yun eh. Natigil yun kasi nung nagbakasyon and then nagbalik ako dito and then hindi ko na nagawa ulit. And we decided to do it again together with my husband kasi nga medyo lumalaki na naman yung tiyan. Hindi mo talaga maiwasan, ano? Pero sabi nga, dapat maging healthy, lalo na pag tumatanda ng ganito, kailangan ng ingatan ng sarili, no? Tapos meron ka ng mga, ano dyan, mga maintenance dyan. So, to support, ika nga, yung panggagamot mo, at least hindi na ka na maapektuhan masyado yung sa mga dinadamdam mo. So, kailangan eh, supportan mo siya ng mga healthy na pagkain, healthy foods. Okay? So, ito po yung ginagawa namin every day. We started this actually, 3 weeks na kaming gumagawa nito. Gumagawa ako nito mag-3 weeks na. So, hindi na po kami nagkakanin ng husband ko. So, mga ano na yan, no? So, mga almost 3 weeks na nga. Hindi na kami hindi na kami kumakain ng kanin. Pasensya na kayo, medyo nabubulo lang matanda. Ano ba yan? Mga kapatid! Mga... nandyan! Medyo na ano pa ako eh. Medyo... nawawala pa ako sa ano ko, no? Sa sarili. Anyways, to continue. Ito yung ginagawa ko sa everyday. After cooking, gagawin ko na siya. Ito yung ginagawa ko, ipakikita ko sa inyo, no? Gumagawa ko na actually ng vegetable salad. Yan. Dali ha, ibababa ko yung... This is only a raw video, alam mo naman, hindi pa ako masyadong marunong ng mga technicalities. Pasensya na po. Oops! Natumba pa siya. Ba yan? Alatang disa na yan, o. Okay na yan. Ang ginagawa ko po, yung vegetable salad ko, siyempre, yung mga veggies na you can eat raw. Kagaya nitong lettuce. Ang lettuce, ang ginagawa ko sa lettuce, hinihiwa ko siya. Hindi ko yung
parang yung sa mga restaurant na parang nakapilas-pilas lang, no? Ito, hinihiwa ko siya in such a way na hindi siya masyadong mga malalaki, no? Para sa ganon, kahit na yung mga bungi o kaya yung mga false teeth. May mga false teeth dyan. Ako pa, wala pang false teeth, ha? I'm already 61 pala po ako. Nasabi ko doon sa first video ko na 62 na ako. Ano ba yan? Pinatanda ko pa ang sarili ko. 61 pa lang pala po ako. Going 62. Okay? So this is what I'm doing sa aking lettuce. Kinakart ko siya ng maliliit na ganito. Yan. So sabi ko nga, kahit walang ngipin, bungal, o false teeth, mangunguya niya. Yan ang ginagawa ko. Okay? Then, well, only just to show you how I'm doing it. Tapos, mayroon akong celery. Yung celery, para hindi rin siya mahirap nguyain, you have to cut it diagonally. Like this. Tapos, yung small strips din siya. Yan. Bakit diagonally? Kasi, makikita mo na yung laman sa loob. Yung laman sa loob kasi, medyo malambot na yan. So, maagad mo siyang mangunguya. Ang celery kasi, very ano yan? Very fibery. Ika nga, fibery. Meron bang term na ganon? Fibery. Bahala. Naiintindihan nyo na yon. So, ganon ang paghiwa. Yung diagonal in strips. Okay? And then, meron din akong, ba ito? Cucumber, or whatever. How you will pronounce it. So, hinihiwa ko rin siya. Hindi yung, again, kagaya nung nasa mga restaurant na ang lalaki, ano, tapos bilog. So, ang ginagawa ko, kakat ko rin siyang ganon, and then, just the same, maliliit na hiwa. Okay? Pwede mo siyang sabay-sabayin na, ano, na hiwain. Ito lang, just for the purpose. Just for the purpose of demonstration, ika nga. So, ganun din siya. Okay? And then, meron din po ako ditong bits. Ang bits kasi medyo matigas, ano? So, all you have to do first is to boil it. Boil muna siya, siguro mga 5 minutes para medyo lumambot siya. Okay? Eto, meron akong na-boil na dito. Siyempre, hindi ko na pakikita sa inyo kung paano na binaboil. Yan rin. Strips mo rin siya. Okay? Or, no need to. Kasi malambot na yan eh. Na? Malambot na. Pwede na siya. Lagay mo na siya dito sa ano mo. Sa pin repair mo. Okay? So, ganon. Yun. Meron na. Okay? Done. So, eto na yung finished product. Para makita nyo. Jaran! Saan ba yan? Dyan. Oops. Nakikita ba? Ayan! Nice presentation! Lalabyang! Thank you! Diba? Ang ganda? Tsaka yung ano, yung mga veggies na mga green. Tapos meron kang isang colored one. Kasi ano ito, yung mga colored vegetables rich in phytochemicals yan. Next naman, ang phytochemicals. Hindi, kidding aside, totoo naman eh. So, ito yung ginagawa kong pinaka-kanin namin. So, yun po. Salamat po sa Diyos. At nakapagbahagi na naman ng isang sana nakapulutan nyo ng kahit konting ano ba yan? Education? Okay, thank you. Love you guys. Bye-bye. Pangit ko.